184 minus 2, 89. Grabe guys, napakalakas. Sabi ng lakas niya sa gas. Good morning mga katingin. Dito tayo sa EDSA, pupuntang Cubao. Time check 6:20 AM. Grabe traffic. And meron tayong breakfast ride sa wala nang iba kundi marilaki. Dahil nagaya si Boss V. Shoutout kay Vladimir, birthday niya ngayon. Papa breakfast ride siya. Tindahin natin sa EDSA. Syempre medyo ma-traffic, pero hindi pa naman masyado dahil siguro maaga pa. So ayan, pwede rin dumaan sa bike lane, sabi ni Manong Enforcer. Thank you. Galing ng NMAX, oh, may sandalan. Parang Harley. Today gamit natin ang ating 2024 Kawasaki ZX6R. And right now 182 kilometers, odometer reading pa lang siya. Pero mamaya hard break in na to. Balbalin na natin mamaya. As usual, kukunin natin yung kanyang average fuel consumption, kung gaano ba katipid or kalakas ang ZX6R sa gasolina. Mamaya tayo magpapa-full tank doon sa mas mura na gas station. Ang ingay talaga, grabe. Napakabula ako talaga na itong motor na to. Medyo masakit na sa tenga guys. Medyo sumasakit na rin tenga ko. Screamer siya ng malaki boses. So right now, hat na kami ng gas station para mahirap yung hindi ka nagpagas tapos lagi ka nakabantay sa fuel mo. Ang sakto rin ito. Pagasa tayo dito. Para mamaya, dire-diretso na. So right now, full tank tayo and auto natin 184. Wala, ito yung ginaling mo? Hindi naman, dyan lang sa ano, Quezonab. Okay, 184 kilometers. Okay, may tumatawid oh, yun ang mahirap eh no. Hindi naman siya intersection, it's a U-turn slot pero may tumawid. Kailangan lang pagka rider ka sa Pilipinas, kailangan aware ka sa mga ganyan. Mabilis ang presence of mind at expect mo na may pasaway para maiwasan yung mga bulagaan, mga nakakagulat na pangyayari. Ito na, dito tayo sa Marcos Highway. Approaching Marcos Highway. Sarap! First time ko binirito ng ganun ah. Heartbreak in! Shell Pagon, dating meeting place ng mga riders, pero ngayon lipat na sa Shell Boso Boso dahil nga gawa ng traffic, masyado na matraffic dito sa may Marcos Highway. And then ayun na nga yung advantage ng 600cc na gustong gusto ko kasi magagamit mo yung RPM niya, hindi kaya ng leader bike. Tsaka syempre hindi hamak na mas magaan pa rin talaga ang 600. Dati pinipilit kong isipin na konting differential lang eh, pero hindi talaga eh. Kahit sa R1 na medyo magaan na yung R1, kung kukumpara mo sa 600, mas magaan talaga ang 600. And kung mas magaan, mas clickable, mas madali siyang mag-change direction at less effort. So in return, kung less effort sa handling pag-turn in and less effort sa pagtulak, syempre lahat yan magsasama-sama, mas hindi kapagod. Syempre sport nakakapagod, pero mas hindi kapagod. Grabe naman yung rider, oh, bilis. Talagang king of underbone ng rider, no? Bilis, oh,
King of Underbone talaga. Oh, grabe oh. Tumatakbo ng 100 plus. Ayoko na ng big bike, gusto ko na ng Raider. Baka bigyan pa ako ng isang poste niyan ah. Hindi yata Raider yan. Kasi hindi ko makita kung ano yun. Oo nga, Raider nga, tama, Raider. Sobrang bilis kasi. Pa sumingi to. Masbi, happy birthday. Oh. Oy, long time na kasi. Okay naman. Yeah, so take off na kami. Parang dumidilim ah. Meron tayong S1000RR na BMW Ninja 400 ni Boss B. Siyempre yung ZX6R natin. Triumph Tiger Sport 660 kay Joseph Sneaky Rider. Naka Exil Full System. Naka T-Max, Tech Max. Naka Kawasaki Z900RS. And kay Motogout, Yamaha Aerox na 200cc, XSR900. Dalawa pala ang nakalagay dun sa Tiger Sport. Meron siyang collector tsaka catalytic. Parang uulan. Gamitin talaga, effortless. Lahat malambot at magaan. Pati yung clutch niya, magaan. Hindi ka talaga mapapagod dito. Chill ride mga kasama natin ngayon guys. Tayo natin sila. Ano? Habang naman ito naka BMW 1-hand o baka yung 1-hand oh. Ay marami na palang photographer doon. Ito na tayo sa likod ni Joseph. Tiger Sport 660. Happy fog.
malapit na tayo guys. Gilan Marie. Gilan or Gillian? Ito, first time yata natin kakain dito guys sa Gilan Marie Restaurant. Katabi lang pala siya ng La Francos. Ayun, gihirap na kami guys. Ayun, nagpa-breakfast yung birthday boy. Happy birthday, Boss B. Salamat. Thank you sa breakfast. Oh. Sumobra ng tago. Dapat nilagay mo sa aircon para wala pa din, pumatok pa rin. So yun disadvantage ng leather. So shout out sa Gilan Marie Restaurant. Siyempre sa Weekday Warriors and kay Boss B na birthday niya ngayon. And dito na, pauwi na tayo. Excited na ako. Bumakbak. May halong chill ride. Kasi semi-break-in pa tayo. Pero ito, wawalwalin na natin to. 230 kilometers na tayo. 184 tayo kanina. Nung nagpa-full tank tayo. Check natin mamaya yung gas consumption. Wednesday GP, let's go! Sa soundcheck nga dyan. May ano kasi, no? May parang, may collector eh, no? Kaya hindi ganun kabulahaw. Meron siyang resonator sa ilalim. So ito, kasarapan ng 6R, di nakakapagod talaga guys. Sakto-sakto sa pauwi. Kasi pag pauwi, sobra traffic eh. Mahirap tumutok dito, namamato yung S1000R. Sundan natin yung mabilis na Aerox. 200cc ni. Yun lang, umulan. Cloudy na guys. So sinasabi nila bumagal daw tong bagong 6R, hindi naman bumagal ah. Para sa akin, almost the same. Uncertain RPM lang siya bumaba. Pero across the range, pag sinagad mo, halos hindi naman nalalayo doon sa luma. Ang gusto ko sa kanya yung smoothness, kahit na mare-redline ka na, wala pa rin siya masyadong vibration. Grabe, sarap gamitin talaga eh. Yun ang gustong-gusto ko sa bike, yung hindi ma-vibrate. Kasi nakakangawit eh, nakakapagod pag ma-vibrate.
Hoy. Dito na tayo, baka tatambay pa sila dun. Saan mga kasama mo yan? Parating na. Tayo natin. Magal eh. Joke lang. Ayun na. Tatambay pa yata sila eh. Ha? Nabigyan na ba kita? Parang kada linggo, humingi ka. So. Sige. Ganado, ganado. Dino, sagad. Hindi mo marunong sa kaliwa. Mas sagad yung kanan eh. Mas favorite ko kanan. Arlo! Boss, ito, ito, ito. Ha? Ingat, ingat, ingat. Ha? Picture daw? Picture daw. Ingat, ingat, ingat. Happy birthday, Boss B. Picture daw, picture. Ha? Ha, tara, tara, picture. Sumakit ulo ko, taingay, sakit sa ulo, sakit sa tenga. Kaya nga yung sinay, bira ko nagamitin, dahil nasakit sa ulo. Oo, sinasagit ko pa ng RPM, sakit sa tenga. Mas mababa, same lang. Walang pa-3 na lang. Hindi, iba-iba yung pa-3. Mas mababa to? Mababa. Ano? Mas malakas, mas galit. Malakas lang ang ano yung sa'yo pag naisip. Mas malakas umalis. Pag umalis na, pero yung low, ano neto. Smooth. Tapos wala nga ng ano. Garal-gal. Bali manilaman ko yung pag ano, pag testing. Kaka pa sa kaya nga dito, gano'ng kataas. Tiger 660. Taas pala, baba lang, parang ano, lambot pa lang puan. Kaso tigas lang. Matigas lang, ewan ko baka kasi hindi lang tigas ng kulat. Oo nga, kinakalawang na. Baba lang, parang ano, mataas ng konti dito sa 6R. Tara. Umilaw na yung service. Kailangan nato pa change oil. So yun, napakasulit talaga na itong yung bike na to. Pero pili ko lakas ko sa gas. Dahil nakababad ako sa red line kanina. Natin yung side mirror tapos na yung masisikip ng traffic eh. Kasama natin si Jin na Kawasaki Z900 RS. Let's go! Disturbing the peace! R700. Ano pa daan eh? And yun na nga, so far nag-enjoy ako kay ZX6R. Pero pagdating nung dito sa traffic, pagpa-uwi na, tanghalin tapat kasi 10:30 AM tapos traffic. Dito talaga pag naka-sport bike ka, medyo mapapaisip ka na bakit ka ba nag-sport bike. Pero dahil nga hindi siya masyadong nakakapagod, kasing aggressive na mga ibang super bikes or sport bike dyan, medyo okay naman yung hindi naman sobrang pagod. Tsaka nga magaan nga siya, okay naman, tolerable para sa akin. Pero kailangan sanay ka na sa sport bike para maging tolerable sa sayo. 95 full tank. So this is it guys.
malalaman natin kung ilan ang average fuel consumption ng 2024 Kawasaki ZX6R. Gamit tayo ng full tank method. Ang tinakbo natin ngayon is 289. And before tayo mag-ride, nag-full tank tayo kanina. 184 minus 289, that's 105 kilometers. 105 divided by 7.27. Grabe, ang lakas. 14.4 kilometer per liter, sabi na eh. Grabe guys, napakalakas. Sabi na ang lakas niya sa gas. So, ganoon, napasarap tayo sa walwalan talaga eh, no? Headline walwalan eh. So, yun ang disadvantage guys ng high RPM engine. Tapos, papatakbuhin mo pa ng high RPM walwalan. Estimate ko mga 16 eh. Lakas ah.